ang lahat ng tao ay mayroong hinahangad, material man o hindi. Masarap na pagkain, magandang tirahan, mga mamahalin at magagandang damit. Ngunit ang kagustuhang ito ng isang tao na matugunan ang kanyang pangangailangan at makapagkamit ng kasiyahan ay hindi laging nakakamit, sapagkat ito ay dapat naayon at nakasasabay sa kanyang kakayahang bumili. Ang demand ay tumutukoy sa kakayahan at pagnanais ng isang individual na bumili ng isang produkto o serbisyo sa isang takdang presyo at espesipikong panahon. Napakalaki ng impluwensya ng presyo o halaga ng isang kalakal o commodity sa pagtukoy ng demand ng isang tao. Upang lubusan itong maunawaan, ang isang binata na nagnanais bumili ng isang bagong release na iPhone 11 Pro Max ay hindi agad nangangahulugan na siya ay mayroong demand sa produktong ito sapagkat kinakailangan na magkaroon muna siya ng pera o kakayahang bumili ng nasabing produkto. Tandaan na ang consumer o mamimili ang aktor kapag pinag-uusapan ang konsepto ng demand. Ang dami ng produkto na kaya at ninanais na bilhin ng isang individual ay tumutukoy naman sa quantity demanded. Mula sa paliwanag, mahihinuha na malaki ang epekto o impluwensya ng presyo sa demand o sa mga nais at kayang bilhin ng consumer na commodity. Ngunit sa malalim na pagtalakay, may kita na hindi lamang presyo ang nakaka-impluwensya sa demand. Narito ang iba pang salik na nakakaapekto sa demand. Una ay ang kita. Ito ay tumutukoy sa pera na natatanggap ng isang individual kapalit ng pagbibigay niya ng serbisyo. Hindi maitatanggi na malaki ang impluwensya ng kita sa dami at naisbilhing produkto ng isang individual. Halimbawa, si Consumer A ay mayroong budget na 300 pesos sa isang araw, samantala si Consumer B ay mayroon namang 750 pesos. Kung ang presyo ng galunggong ay 195 pesos isang kilo, tiyak na mas mayroong kakayahan si Consumer B na bumili ng mas maraming galunggong. Maaari naman na maging pareho ang dami ng kanilang binili sakaling niya nais pa ni Consumer B na bumili ng iba pang bagay bukod sa galunggong. Sa ibang pagkakataon, maaaring bumaba ang demand ng consumer sa isang partikular na commodity kung ito ay may tuturing na inferior goods. Ang halimbawa nito ay ang itlog, kung saan bababa ang demand ng isang tao sa itlog sa kabila ng pagtaas ng kanyang kita sapagkat maghahangad siya ng isang mas masarap na ulam kumpara sa itlog. Samantala, kasalungat ng inferior goods ay ang normal goods kung saan sabay natataas ang kita ng isang tao at sa demand nito. Ang halimbawa nito ay cake. Kapag tumaas ang kita ng consumer, malaki ang tsansa na tataas din ang kanyang kakayahang bumili ng mas maraming cake. Ikalawa, populasyon. Ang dami o bilang ng taong naninirahan sa isang tiyak na lugar ay nagtatakda rin sa dami ng demand ng mga produkto sapagkat ang pagdami ng tao ay nangangahulugan ng pagdami ng consumer. May kita ang epekto nito sa proseso ng migrasyon o pandarayuhan. Tataas ang demand ng mga commodities sa lugar kung saan nagtungo ang mga tao, samantalang babagsak naman ang demand sa mga lugar na kanilang inalisan. Ikatlo, panlasa ng mamimili. Ang salik na ito ay tumutukoy sa nais o panlasa ng mga consumer na kanilang ginagamit sa pagdedesisyon sa pagbili ng produkto o serbisyo. Ang pagbabago sa panlasa ng mamimili ay maaaring makapagpabago sa demand ng isang produkto o serbisyo. Halimbawa, patuloy na tataas ang demand ng isang produkto kung ito ay trending. Ikaapat, presyo ng kaugnay na produkto. Ang pagtaas at pagbaba ng demand ng isang produkto ay nakadepende rin kung ito ba ay maituturing na complementary o substitute goods. Kung ang dalawang produkto ay maituturing na complementary goods, ang paggalaw ng demand ng isa ay makakaapekto ng direkta sa demand ng isa pa. Halimbawa, ang tinapay at palaman ay maituturing na complementary goods sapagkat kapag tumaas ang presyo ng tinapay, bababa ang demand para dito. Kasabay ng pagbaba ng demand ng tinapay ay ang pagbaba ng demand sa mga palaman. Samantala, kung isang produkto ay maituturing na substitute goods, maaaring tumaas ang demand nito matapos bumaba ang demand ng kapares nitong produkto at vice versa. Halimbawa, ang kamatis ay maituturing na substitute goods ng kalamansi sapagkat pareho silang ginagamit sa sausawan.
Ang pagbaba sa demand ng kamatis dahil sa mataas na presyo nito ay maaaring maging dahilan ng pagtaas ng demand ng kalamansi. Ikalima, okasyon. Kakambal ng lahat ng okasyon na ipinagdiriwang ng mga tao ay ang pagbili ng iba't ibang produkto o serbisyo na naaayon sa okasyon. Kaya naman, malaki rin ang impluwensya nito sa demand ng mga produkto sa merkado. Pinaliliwanag ng salik na ito ang paglabas sa mga tindang uniforme, notebook, at iba pang school supply sa mga department store at palengke sa buwan ng Abril at Mayo sapagkat nalalapit na ang pasukan. Gayun din ang pagtaas ng demand sa bulaklak at tsokolate sa buwan ng Pebrero, kandila tuwing araw ng mga patay, at serbisyo ng pagre-reband bago ang kapaskuhan at pagpapalit ng taon. Ika-anim, ekspektasyon o inaasahan. Ang inaasahan ng mga mamimili sa maraming bagay ay nagtatakda rin sa dami ng demand, tulad ng inaasahan sa kalamidad at pagtaas ng presyo. Ang expectation sa kalamidad ang magpapaliwanag sa ugali ng mga mamimili na mag-panic buying kung saan ang demand sa mga pangunahing pangangailangan kagaya ng canned goods, bigas, inuming tubig, instant noodles ay biglang tataas. Isang tiyak na halimbawa rito ay sa panahon ng pagdating ng pandemya sa ating bansa. Nag-panic buying ang marami ng mga alcohol at face mask kung kaya't lubusang tumaas ang demand para sa mga produktong ito. Samantala, ang ekspektasyon naman sa pagtaas ng presyo ay nakakaapekto rin sa demand. Halimbawa nito ay ang inaasahang pagtaas ng presyo ng bigas sa pamilihan. Kung maalaman ng mga tao na tataas ang presyo ng bigas sa mga susunod na araw, nanaisin ng mga ito na bumili ngayon pa lamang upang hindi nila maabutan ang pagtaas ng presyo nito sanhi upang tumaas ang demand sa kasalukuyan. Ikapito, panahon o klima. Ang pabago-bagong panahon ay nagdidikta rin sa taas o baba ng demand sa isang produkto. Ito ang dahilan kung bakit biglang nagsusulputan ang mga nagtitinda ng halo-halo at ice candy tuwing buwan ng Marso hanggang Hunyo. Ito ay dahil sa mainit na panahon. Gayun din, ang lugaw, jacket at iba pang produkto na nakapagpapainit sa pakiramdam ay patok tuwing malamig ang panahon at tuwing tag-ulan. Hindi pa tapos ang ating talakayan ukol sa economics, kaya make sure to click the subscribe button. As always, this is Sir Ian and I'll see you on the next one.